Ika-21 ng Marso, Huwebes ng ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "May isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay sa araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng mga sugat at gusto sana niyang kainin ang mumong nauhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin naman ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya sumigaw siya, 'Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isausaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para paginhawain ang aking dila dahil luba akong naghihirap sa lagablab na ito.' Sumagot si Abraham, 'Anak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isa pa'y malawak na kabundukang di matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito.' Sumagot ang mayaman, 'Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama, kung saan naroon ang 5 kong kapatid para babalaan sila upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa.' Sumagot si Abraham, 'Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito.' Sinabi niya, 'Hindi gayon, Amang Abraham, kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila.' Sinabi ni Abraham, 'Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay, ay hindi pa rin sila maniniwala.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, malawak na kabundukang di matatawid ang itinakda sa pagitan natin, kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito at hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Hindi ito talinhaga tungkol sa tiyak na kahihinatnan ng mayayaman at mga dukha sa wakas ng panahon. Hindi napunta sa piling ni Abraham, pahihwating ng paraiso o langit, si Lazaro dahil lang sa pagiging dukha niya. Walang pahihwating sa kwento kung mabuti nga siyang tao. Gayun din naman, ang mayamang lalaki ay hindi pinarusahan sa impyerno dahil lang sa mayaman siya. Walang pahihwating sa kwento na nagnakaw siya o nagsamantala ng kapwa kaya siya yumaman. Pero hindi man siya gumawa ng masama kay Lazaro, hindi rin naman siya gumawa ng mabuti. Sa kabila ng kanyang karangyaan, ni hindi man lang niya binigyan ng kahit konting makakain o anumang tulong si Lazaro. Sa makatuwid, ang malaking kasalanan ng mayamang lalaki ay ang kawalan niya ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Nakakakilabot isipin ang hindi natin pagtugon sa pangangailangan ng kapwa ay siyang maaaring maghatid sa atin ng pagdurusang walang katapusan sa kabilang buhay. Pagsasagawa, sino ang mga Lazaro sa paligid mo? Ano ang mga pangangailangan nilang maaari mong tugunan? Kailan mo pa sila tutulungan?